Magitan ng isinasagawang 2024 Asian Patent Attorneys Association o APAA Council dito sa bansa. Ayon naman sa Intellectual Property Association of the Philippines o IPAP, kasama sa target nila ang lalong pinangangalagaan o pangangalaga sa intellectual property ng mahihirap o indigenous people o IP. Narito ang report ni Dante Amento. Isinasagawa ngayon sa Pilipinas ang 76th Council Meeting ng Asian Patent Attorneys Association o APAA na dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, Japan, South Korea, Singapore, India, Malaysia, Pakistan, Nepal at marami pang iba. Ang APAA ay grupo ng mga abogado na nasa propesyon ng patent attorney na nagsusulong sa pangangalaga ng intellectual property tulad ng invention, design o kaya naman ay brand name. Nagsimula ang aktibidad noong Lunes, November 18 at inaasahang matatapos bukas, November 21. We're talking here about 1,400 individuals, 1,400 lawyers or patent attorneys with his own laws, set of laws in their own countries and likewise with their own set of experiences. So this is also a time for us to share what we have. Pinangungunahan ang organizing committee ng kilalang abogado na sina Attorney Lorna Kapunan bilang chairperson at Attorney Pablo Gangkayko na co-chairman. Panauhing pandangal naman si Senate President Francis Cheese Escudero. The WIPO or the World Intellectual Property Office reported that there were 71,623 new intellectual property rights filings in the Philippines alone in 2023. This is broken down into 4,889 patents, 65,219 trademarks, and 1,515 industrial designs. Ayon sa presidente ng APAA na si Harry Subramaniam, ang council meeting ay daan para maibahagi nila sa bawat isa ang kaalaman, pananaw o practice para sa proteksyon ng intellectual property. Makikinabang din anya dito ang Pilipinas na naging venue ng kanilang meeting pagdating sa turismo. Sa dami ng mga kalahok mula sa iba't ibang bansa ay paraan ito na maipromote ang turismo sa Pilipinas sa buong mundo. Like I said, about 65 to 70 countries of the world, they get a message about Philippines. And that results in a huge amount of tourists coming to Philippines for holidays. Maaari kasing ikwento ng mga participant pag-uwi nila sa kani-kanilang bansa kung ano ang kagandahan ng Pilipinas. Gayun din ang mga imbensyon ng mga Pilipino sapagkat ipapakita ito ng mga delegado ng bansa sa kanila. Tamang-tama itong conference natin kasi ang pre-announcement ni President BBM na dapat ipagmalaki natin ang tinatawag na Brand Philippines. Samantala, sabi naman ng IPAP, kabilang sa mga tinitingnan nila ay mapalalakas ang pangangalaga sa intellectual property ng mga Pilipino tulad ng nasa indigenous people. Binigyang diin ng IPAP na napakagaling ng mga Pilipino kaya dapat lamang na proteksyonan ang kanilang karapatan. Pagdating sa imbensyon, musika o likhang sining ay mayaman dito ang mga Pilipino. One of our best things that we can do is to impart upon the poor and the impoverished people to help them develop and protect their intellectual property like yung mga indigenous tribes and everything like that. Paliwanag ni Attorney Gangkayko, isa sa ikinukonsidera na intellectual property ay ang patent. May kinalaman ito sa imbensyon upang magbigay ng solusyon tulad ng gamot. Dapat ay may proteksyon ang may-ari nito sa ilalim ng batas na sa loob ng 20 taon ay siya lang ang may karapatan dito. Invention patent can be protected in for 20 years. That's it. After the 20-year period, it automatically lapses. The protection. We really welcome this opportunity to host this kind of event. This is something that I think is also in furtherance of what our administration, like led by President Bongbong Marcos, no, to help us really put ourselves in the map, no, of the international world, especially when it comes to international trade law practice. Inaasahan din na tatalakayin sa council meeting ang issue ng artificial intelligence o AI. Aminado ang IPAP na maaaring maapektuhan ng AI ang karapatan pagdating sa intellectual property. Yung artificial intelligence, maganda yon kasi nakakatulong yan sa pag-research natin, sa mga information natin about the rest of the world. Pero pag ginagamit naman yan para nakawin ang mga original panunulat,
mga original kanta, mga original na invention ng ating mga pagkababayan, masama. Dante Amengto, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.